Ngayon gagawa tayo ng ano ng paella. Marikyus paella, seafood paella po. Turo po natin sa inyo ha. Simple lang naman 'to eh. Kaya madaling sundan. Available ang ingredients 'yan, madali lang ang kunin niya sa supermarket o sa labas diyan. All right, so simulan na po natin. Ayan, tainitin po natin yung ating kawali. Ayan, medyo mabaga lang. Oop, lagyan po natin ng mantika. Ayan. So habang pinapainit po natin yung ating kawali, piniprepare natin yung mga ilalagay natin. Ayan, lagyan pa natin ng bawang. Lagyan natin yung bawang, ayan. Sakto lang, yung hindi masyadong marami. Ayan. Tapos sibuyas. Tapos igisa po natin. Lagyan natin ng mixed seafood. Meron yung ano, merong squid, hipon, mussel, o tahong, tapos meron pong white fish. Ay, mga nakachop na po yan. Pero hindi po siya marinated ha, kasi pag marinated na po yan, medyo aalat ng konti kasi titimplahan pa natin siya. Ayan. Lagyan natin ng anato powder konti or pwede nyong ilagay yung ano yung saffron. Actually saffron talaga yan, kaso syempre mahal po yun eh, pang bahay lang naman tayo, pang business pwede po yan. Saffron na yung ilagay nyo, saffron pala, saffron hindi saffron. Yan, medyo ano ko sa accent kasi. Okay, lagyan po ng isang pirasong chicken cube. Tapos sa black pepper. Ayan. Medyo pampa ano yan, dagdag sarap. Lagyan natin ng tomato sauce. Ang ibang chef nilalagyan nila ng ano, ng tomato paste. Eh medyo naasiman ako sa tomato paste, kaya tomato sauce ang gamit ko. Tapos hininaan ko ng konti dahil maglalagay tayo ng isang cup ng ano, rice. Actually short grain rice po ang gamit ko. Pero kung wala kayo sa ano, sa bahay nyo, kahit na yung ordinary lang na ano, na rice, pwede na po yun. Pang personal lang naman. Pero kung pang negosyo nyo, magandahan nyo na po yun, no? Sa Pilipinas ginagamit kasi nila ano eh, yung Valenciana na tawag doon is malagkit. Kaya ano, ito naman short grain po ang gamit. Ito po yung ginagamit din sa Japanese ano, Japanese sushi rice. Yan, pagtapos yan, nilagyan ko siya ng tatlong cup naman ng chicken stock. Yung pinagkuluan po ng manok. Yung pagpapakulo po ng manok, lagyan niyo po ng carrot, sibuyas, celery, spring onion, kung ano-ano po mga gulay-gulay. Para hindi lang po siya ano, mas malasa po yung ano, yung stock niyo. Yan, nilakasan ko na po yung apoy niyan. Yan, tapos hanggang kumulo siya, kukuberan po natin yan. Tapos yan, lagay natin yung ano, yung green capsicum. Yan, nakachop siya. Pwede rin finely chop. Depende po sa gusto nyo. Pwedeng triangle shape. Depende po sa style na gusto nyo. So, nilagyan ko po siya ng konting gulay.
Ayan, capsicum, green, may beans. Yung iba po naglalagay ng beans. Yung French beans o tinatawag sa atin na Baguio beans. Okay, tapos takpan po natin hanggang kumulo po siya. So habang hinihintay po natin siyang maluto, so lutuin natin yung hipon sa kabilang kawali. Ang gagawin po natin dyan is parang garlic butter lang siya. So lagyan nyo ng butter, tapos garlic, yung butter. Medyo galing sa chiller yung butter natin, kaya medyo ano. Patunawin natin siya ng konti. Ayan, nilagyan na po natin yung hipon. Ayan, 6 na prasong hipon po ang nilalagay ko doon sa. Okay. Tapos sa tapos niyan, medyo lutoy natin ng konti. Okay, lagyan ng black pepper. Okay, something salt. Depende pa sa inyo, pwede nyo rin lagyan ng ano, ng mga ano, seasoning ganyan, at chili powder. Yan. Nilagyan ko ng tas, lalagyan natin ng ano, garlic. Hindi ko kasi inuuna yung garlic kasi minsan masyadong nababurn yung garlic. So yan, sa kalagitnaan po saka ko nilagyan yung garlic. Kasi minsan pag inuuna yung garlic, pumapait siya. Pumapait siya ano. Eh, siyempre, matagal, medyo matagal maluto ang hipon kasi sa garlic. So, kaya minsan, sa kalagitnaan ko po nilalagay yung garlic. Ayan, pag medyo ano, pag medyo malapit na siyang maluto, i-ano niyo lang, i-low fire niyo lang. Tapos check niyo yung rice kung properly distributed, o English 'yun ha. Properly distributed. Kasi para hindi mahilo po yung ibang part eh, no. Hindi ano part. Ano yung mga accent ko medyo ano, medyo hindi pang mayaman. Ngayon, titingnan natin yung ano, rice. Pang mahirap yung accent ko, part ganun. Hmm. Ayan, so titingnan ko kung medyo okay na yung lasa niya. Para at least mailagyan na natin. Siguraduhin niyo po na ano, naluto na yung kanin. Tara. Kasi karadalasan naiigan na siya. Naiigan na tapos hindi paluto yung kanin. So kaya dapat natin. Talaga importante sa una pa lang nilalagyan niyo siya ng 3 cup. Sa isang cup ng rice, 3 cup po 'yan ng ano, ng tubig kasi unang-una may mga ibang ingredients. Tapos yun, yung boiled water. Ito na. Ilalagay ko na yung boiled egg.
Boiled egg, alam niyo na yan, no? Ilang minuto na binuboil para hindi ma-overcook. So, yung isang boiled egg, hatiin nyo sa apat, yun yung pang toppings natin. Makikita nyo po kung paano natin i-decorate yan. Pwede nyo lang lagyan ng mga parsley, ganyan, pang additional decoration. Yan, medyo mabagal lang po tayo ng konti. Pero, yun, kasi ang paella talaga, niluluto yan. Talaga yan direkta na sa kawali. Hindi po yan niluluto sa... Sa, ano, sa ibang lalagyan tapos ililipat sa aling to eh aling. Ayan, aling po kasi yung ano ilalagay kong ano quarter slice ng egg. So kaya properly distributed yan. Ayan, ingis na naman ako. Properly distributed yan, aling. Lagyan natin yung hipon. Tapos hipon, iyon yung niluto nating hipong kanina. So ilalagay na natin siya, aning din. So ano rin, pang additional decoration din. So toppings yan. Hipon. Yung ibang paella kasi mix na lahat eh. Yung hipon, ina natin, sinutoy so, natin ngayon, siya sa, yung, ano, yung, sa garlic butter. Tapos yung ano natin ay, yan. Tapos lagyan na natin yung konting ano, yung butter ano niya. Para sumama na yung lasa ng ano. Katas ng hipon. Tapos, lagyan natin ang yan, medyo maganda na itsura niya. Lagyan natin ang lime or lemon kung wala kayong lime. Nalalagyan natin ng konting decoration yung lime para yung lemon. Lemon lang kasi wala akong lime eh. Pero kung may lime kayo, yun talaga dapat. Lagayin yung lime sa lemon sa gitna. Yan, ayos na.